Yan po, magandang araw po mga kalingap, mga kapatid. So ngayon pong araw na ito, gagawa lang po tayo ng maiksing video, no? Patungkol sa mga nangyari, no? Nakaraang gabi o kahapon. At talagang muntik sumabog yung aking cellphone sa dami ho na nagbi-message, no? Lalo na po doon sa Danjoy community, no? Sa mga supporter po ni Joy na nagtatanong sa atin, no? Kung ano ba talaga ang nangyari, bakit walang Danjoy. So ngayong araw, no, napanood na po nila ang part 5 ng Danjoy. Pero yung ating topic ngayon, mga kalingap, mga kapatid, unahin natin itong mga messages, no, ng ating mga viewers tungkol po sa Danjoy. At siyempre may mga tanong sila, no? At alam niyo naman yung ating mga viewers, sila talaga ang mga nagbabantay, sila ang mga nagmamasid dito sa mga kaganapan. Akalain mong nalaman nila na may dumalaw pala sa bahay ni Kuya Brooks. Oo, so yun po ang ating unang itatopic. Alam niyo po, siyempre bahay po ni Kuya Brooks yan, karapatan po ni Kuya Brooks kung sino po yung kanyang patutuloyin. Wala po tayong karapatan dyan na pigilan kung sino po yung gusto tatanggapin ni Kuya Brooks. At maganda po yung ginawa ni Kuya Brooks na lahat wini-welcome ni Kuya Brooks. Kaya shout out kay Kuya Brooks. Bahay po ni Kuya Brooks yan, karapatan ni Kuya Brooks kung sino po ang tutuloy sa kanyang bahay. At doon po sa mga nagtatanong, nag-alala sila, babalik bang muli? Hindi ko na po masagot, no? Hindi natin masagot yan. Napanood natin sa live ni Kalinga Prab kagabi, no, sa kanyang live na nasabi ni Kalinga Prab, okay lang kung bumalik, no? Basta't maayos naman ang nagpapaalam. Kumbaga, hindi naman siniraan ng Kalinga, no? Hindi naman siniraan ng Kalinga. So yun po ang ating topic ngayon, mga Kalinga. Yan, ganun na nga po mga Kalinga, no, habang ako'y mag-ano sa inyo, mag-kukwento, mamimitas pa rin ako ng bayabas. Ang dami po kasi bayabas dito sa amin. So ganun po mga Kalinga, huwag ko kayo mag-alala, mga ka-Danjoy. Huwag ko kayo mag-alala kasi kahit si Kalingap Dan, nagsabi po talaga na bumisita lang po yun kay Kuya Brooks, no? Bilang siguro pagalang din kay Kuya Brooks. At ang pagpunta naman daw doon may kasamang sponsor. Bilang siguro gusto rin makita ang bahay ni Kuya Brooks na isang sponsor. Kaya isinama po yung bisita ni Kuya Brooks, no? At dinalaw. At sabi nga ni Kalingap Dan, hindi man niya akalain na nandoon. So, siyempre bilang isang Kalingap Dan, natural kapag i-invite mo siya, pupunta, at hindi man niya alam na nandoon. Pero wala ho, wala pong ibig sabihin yun. Ang ibig sabihin, normal lang pong bisita. Kaya huwag kayong mag-alala, mga Kalingap, mga kapatid. Magiging ano po tayo, kalmahan lang po natin. Huwag po tayong masyadong kabahan. Nangako po si Kalingap Dan na ang Danjoy ay solid, no? Solid po yan. So mga Kalingap, mga kapatid, no, huwag po kayong mag-alala, no? Huwag po kayong kabahan. Magiging solid po tayo, no? Lalo na sa pagkataong ito. Matatag na po ang Danjoy, no? At may pinagsamahan na po. At kung mapansin naman ninyo, kita nyo naman, di ba, na dito ho masaya si Kalingap Dan kay Joy, no? Doon sa mga nagsasabi na baka ilove team sa iba si Kalingap Dan, sa tingin ko po, sa opinion ko lang, hindi na siguro mangyari kasi masaya na po si Kalingap Dan, masaya si Joy. Katunayan nga sa kanilang mga lakad, sa kanilang mga vlog, kita nyo naman yung natural, no? Natural na kilig, simpleng galawa nila, kikinikilig tayo. At mismo si Kalingap Dan, siya nagsabi mismo na huwag kayo mag-alala, wala pong ibig sabihin, yan po ay bumisita lamang. Huwag po tayong kabahan kasi alam naman natin na si Kalingap Dan, si Joy talaga ang kanyang gusto. Yung iba dyan, yung mga nababasa ninyo, lalo na po, no, sa isang reactor na sasabi na kung ano-ano, na parang babalik or hindi, huwag ko kayo mag-alala doon.
dito tayo maniwala, no? Maniwala tayo kay Kalingap Dan at maniwala tayo kay Kalingap Rab. Si Kalingap Rab po ang gumagawa po ng lab team. Siya po ang director niyan. Siya ang nakakaalam. At siguro sa tingin ko, hindi naman basta-basta anuhin ni Kalingap Rab yan, eh, yan ho. Naging masaya si Kalingap Dan, no? At pinili ni Kalingap Dan na makasama si Joy. Diba? Kita naman natin, eh, sa lahat ng interview kay Kalingap Dan, eh, aalagaan niya si Joy. At tingnan niyo po, ha, maigi, ang effort na ginawa ni Kalingap Dan, no? Magpaalam siya kay Nanay Imelda, puntahan ang bahay nila ni Joy na rapakalayo. Hindi po ganun kadali yun, eh. Yung effort doon, yung hirap, yung tiyaga, nandoon na kay Papa Dan. Kumbaga, willing si Papa Dan magpagod para lang ipakita kay Joy, ipakita sa atin na gusto niya si Joy. Masaya siya, nakapiling si Joy. Kaya doon sa mga nagbi-message, mapahanggang ngayon, kalma na lang po kayo, no? Panoorin niyo na lang po yung upload ni Kalingap Rab at suportahan natin si Kalingap Rab. Alisin niyo na yung kaba. Alisin niyo na yung inyong pangamba, no? Sa inyong mga nababasa. Kasi hanggat nagpapakita kayo dyan ng kaba or pag-alala, eh lalo silang natutuwa. Dahil ang gusto nila, eh mataranta kayong mga Danjoy supporters. Wag ho kayo mataranta. Wag ho. Panghawakan natin ang pangako ni Kalingap Dan, no? Katulad ng tanawing ito, no? Makita mo, napakalusog, napakaganda ng kulay. Ganito din po ang tambalang Joy at Dan, no? Parang isang tanawin na napakasarap sa mata tingnan, na pag nakita mo ang ganitong tanawin, talagang mamamangha ka, no? Ganyan po, kaya wag ho kayong maniwala, no, sa mga naglalabasang balita dyan. Kung babalik man yan, edi bumalik siya. Ang importante, si Kalingap Dan, sa ngayon, mahal na mahal niya na si Joy. Ay, di ba? Ayan, oh. Parang bulaklak din pala yan, oh. Ganito po, oh. Ka-sweet, no? Ang samahan nila ni Joy at ni Papa Dan. Yan. Yan po, oh. Yun. At sigurado ako, hindi po yan sisirain ni Kalingap Dan yung pagtingin niya kay Joy, no? Yung effort, yung pag-alaga niya kay Joy, di ba? Eh sabi nga ni Kalingap Dan, handa siyang ihatid sundo si Joy. Ipagluluto pa niya ni Kalingap Dan si Joy, no? Pati mga kasama ni Joy. Ano ibig sabihin nun? Willing siyang mag-sacrifice, mga Kalingap, mga kapatid. Oo. Willing siyang mag-sacrifice. So napakaganda po, no? So gaya nito, oh, makikita niyo po ang lagaslas ng tubig. Ibig sabihin niya, napakaganda po ng meaning niyan. Para din po yung lab team na Danjoy na walang tigil ang tubig 24/7. Ganun din po ang lab team. Walang tigil ang pagmamahalang Joy at Dan. 24/7 din po yan. O, diba? So, ganun na lang po, mga Kalingap. Huwag kayong mag-alala. Iwasan ng pag-alala. Dahil ang Danjoy community, ang Danjoy lab team, napakatibay. Wala pong pwede magwasak nito, mga Kalingap, at hindi po yan papayagan ni Kalingap Rab. Kanyang binuo, eh, masisira lang dahil sa mga sa ibang mga tao na toxic, no? At kagaya nga nito, no, isishare ko lang din sa inyo, may mga nag-visit sa akin na nambubuli daw tayo. Una sa lahat, hindi po tayo nambubuli, no? At never tayong gumawa ng reaksyon patungkol dyan sa kanila. Wala akong ginawang reaction dyan kasi ayaw ko mag-reaction. Itong aking live, no, itong aking live araw-araw, eh, hindi po ito patungkol sa kanila. Wala tayong mukhang nilagay, hindi natin pinangalanan. So, paano masabi na tayo po yung nambubuli sa kanila? Ganun po, mga Kalingap, mga kapatid, no, muli po, suportahan natin si Kuya Bal, si Atina, si Kalingap Rab, at siyempre po, suportahan natin ang Danjoy. Sulit po ang Danjoy, no? Hindi na po yan matitibag. May mahina ang views or malakas, basta importante nandiyan tayong lahat. At ang importante, no, sa lahat talaga, masaya po si Dan at saka si Joy sa kanilang tambalan ngayon. So yan lamang po ang ating maiksing mensahe sa lahat po na nag-alala.
Huwag na ho kayo mag-alala at hindi po iyan pababayaan ni Kalingap Dan, si Joy. Tuloy po, sabi nga ni Kalingap Dan, sulit tayo kay Joy. Salamat po muli mga Kalingap, mga kapatid. No? Ito, tingnan niyo mga tanawing ito, napakaganda. No? Masarap sa mata, relaxing. Yan. Habang ikay manonood ng Dan Joy, pagkatapos kong manood ng Dan Joy, ito yung makikita mo, napakaganda ng tanawin. No? Sariwang-sariwa yan. At saka kulay green, no? Napakaganda at mahangin po. Maganda ang hangin dito. Ayan. So salamat po muli at tayo po yung magpapaalam muna pansamantala. Abangan nyo po ating ibang upload pa para bukas. Thank you po and God bless. Mabuhay!